Ako po ang kasalukuyang provincial chairman ng buong Cavite at acting secretary general po ng Region 4 A Calabarzon. Ayun. Maraming salamat po. Salamat. Kaya ito yung napaka-importante itong seminar na ito dahil ito yung tama. Okay, ready? Okay, sir, good morning po. At meron po tayong event dito, no? At nandito ang mga vlogger ngayon. Gusto namin po malaman kung ano po ang kaganapan ngayong morning at magandang umaga sa inyo at sa ating mga nanonood ngayon sa atin. Ang ating isasagawa na seminar ay patungkol sa tinatawag na anti-illegal fraud awareness ng ating mga botante sa ating buong rehiyon ng Calabarzon. At sa ngayon po ay may mga darating kaming mga bisita na silang magbibigay ng training o awareness sa pamumuno ng ating legal counsel ng Partido Federal ng Pilipinas na walang iba kundi si Attorney George Briones. Attorney George Briones at isang certain Attorney Avila. Na ang kanilang focus dito ay bigyan ng kaalaman ang ating mga botante patungkol sa kung ano ba talaga ang nararapat gawin ng isang botante, ano ba ang dapat nilang paghandaan, at ano ba ang mga layunin o mga alituntunin na dapat ay maiwasan dahil sa mga iba-iba isyo na mga dumarating sa ating lipunan. Ayan. Yun po ang ibig sabihin, sir. Maiwasan po yung dayaan. Ito ba yung ibig sabihin nun? O ano? Awareness ang, lang po? Ang napaka-importanting bagay na kailangang malaman dito ng ating mga botante ay yung kanilang pagboto kung alin dapat at alam nila kung paano sila boboto at maiwasan ang pagtanggap ng mga iba't ibang maling information sa ating kapaligiran. Kaya ito'y napaka-importante itong seminar na ito dahil ito yung tama, ito yung i-emphasize sa ating mga abutante para sa ganun ay maiwasan ang mga pagkakamali na hindi na pwedeng ibalik pagkatapos ng eleksyon. Tama po. Okay. Sir, ito lang po ang aking katanungan. Ano? Ito po bang ang gagawin natin seminar na ito? Ay mayroon po ba itong bubuuin? May bubuuin po ba tayo dito na para magampanan itong sinasabi nating anti-awareness seminar? Ang focus ng seminar na ito ay tulad ng sinasabi ko na awareness, yes, sir, ng mga botante natin. Opo, opo. But not may mga bubuuin kasi ang Partido Federal ng Pilipinas ay buong-buo na. Oh, yes, sir. Buo na mula sa national hanggang sa barangay level na yan ay nakahanda na. Ah, okay. Ang importante lamang dito ay maunawaan ng mga botante kung paano sila boboto at anong mga layunin, anong mga dapat sundin. Opo. O pag-ingatan. Yun ang mga importante dapat malaman dito sa maghapon na isasagawang seminar ng ating mga kasama sa kataas-taas ang pamunuan ng Partido Federal ng Pilipinas. Sir, mayroon po ba natin, mayroon po ba tayong expected na nadadalo or mayroon po ba tayong na-invite ng mga butante para po bigyan natin ng ganitong seminar? Sa kasalukuyan po ay mayroon pong mga dumating na at ito po ay sa buong region ay binigyan ng kanya-kanya mga bilang upang umatin dito sa seminar na ito. At ang iba po ay nandito na. So thank you po, sir. Sir, tanong ko lang, sir, darating po ba sila BBM at Sara ngayon? So far sa aming kaalaman ay wala kaming advice na si BBM at Sara ay darating. At ang darating sa atin ay mga lecturer. Yun. Upang magbigay ng magagandang aral sa ating mga
botante. Mga na solid natin. Ating inimbitahan sa ngayon. Ayun. Sir, kasama ba dito pag seminar nito yung pag-shishit ng ating baluta? Kasama ba ito dito na pag-uusapan natin mamaya at saan banda i-shishit? Yan po ay kasama at marahil ay yan nakapokus ang ating awareness kasi yan po ang kumakalat ng mga issue sa ating kapaligiran. Gusto ko lang sana malaman sir, mas maganda tong training na to. Meron silang sample ballot kasi ang sabi daw, Marcos at saka yung number 10 ay magkatapat daw talaga yon. Totoo po ba yun? Actually, tama yan. Magkatapat talaga. Kaya dapat linawin na ang isi-shed ng ating mga botante ay nasa kaliwa ng pangalan ng ating kandidatong Bongbong Marcos, yung number 7. Kailangang ma-remind natin yan sa mga tao dahil mayroong kumakalat na dapat daw katapat sa kanan. Mali yun. Mali, oh. Kasi ang iba magkakamali, iba ang maiboboto nila. Tama. Yes po. At saka ito pa sir, meron pang ano, nasa ibang bansa, bumoto na raw po siya. Pero bakit wala doon, pag nung lumabas yung resibo sa kanya, wala daw yung BBM na binoto niya. So yan ay maaaring isa sa pwede nating ipaabot sa ating mga lecturer mamaya para mabasagot natin dahil in my capacity, hindi ko kayang sagutin. Tama po yun. Okay. Kaya meron po tayong ganito. Opo. Atin pong ibibigay sa mga lecturer kung anong maganda. Kasi totoo daw po yan. Noong mga nakaraang election, ay nangyari na ang pangalan, nandun ang pangalan, pero paglabas dun sa result, iba pangalan. Yun lang. Ayun. Daw po yan daw. Kaya we will consult first to the lecturer that we have invited today so that we will finalize our thinking na ano ba talaga ang dapat. Ayan. Okay. Expected po natin ngayon, sir, ilan ba ang dadalo? We are expected of more or less 150 attendees coming from the 5 provinces, namely Cavite, Batangas, Laguna, Rizal, and Quezon. That is composed of Region 4 ay Calabarzon. Ayun. So sir, mayroon pa po tayong isang katanungan na lang. Alas na lang nakatanungan ko po. Ang Partido Federal po ba ay mayroong itatalagang at least poll watchers pagdating po ng May 9? Tungkol dyan ay yan naman ay inherent na kapag eleksyon na ay kung sino ang partido o alin ang partido ng ating Pangulo, yun po ang magpo-provide ng poll watchers sa lahat ng polling precinct sa ating mga nasasakupan. Okay, thank you po. So sir, ang Partido Federal lang talaga ang mayroong karapatan na magbigay ng mga poll watcher sa mga kukuha nating kababayan. Kasi mayroon po kaming nabibidyuhan at hindi ko lang namin linabas na nagkukuha na po sila, nagpapapilled up sila ng form para sa poll watcher. Tinanong po namin sa aming kakilala, hindi daw dapat ganun dahil ang Partido Federal daw lang ang may authorized na magbigay ng pagkakataon na maghanap ng poll watcher ng BBM. Totoo po ba yun? Ang pagdilinaw po dito ay kung katulad ng ating presidente na tumatakbo, Bongbong Marcos, na ang kanyang partido ay Partido Federal ng Pilipinas, yun po ay dapat ang magbibigay ay ng mga IDs, magiging poll watchers, yun po ay manggagaling sa sariling partido, which is Partido Federal ng Pilipinas. Tapos sa batas po yan. Kaya po hindi pwedeng baguhin yan, kaya unless na may mga bagong lumabas na panibagong batas. Kasi marami po kasi sir kaming nakikita sa labas ngayon na ang Partido Federal ay hindi pa po sila nagbibigay ng naghahanap ng mga tao na poll watcher. Pero mayroon na po kami nakikita sa labas ngayon na nagpapapirma ng mga form na para maging poll watcher sila. Pero ang dinadala naman nila ay BBM. Sabi ko, kasi na pag-usapan na po namin ito na nagkaraan na ang Partido Federal lang po ang may karapatan na maghahanap ng mga poll watcher. Pero mayroon po tayong nakikita ngayon na sa labas na nanghihikayat na maging poll watcher pero hindi po sila Partido Federal. Ano po masasabi natin doon? Ganito po yun. Dito po sa Region 4A, Calabarzon. Yan lang po ang aming pwedeng sagutin.
dahil being ako po yung Secretary General na under po ng ating mahusay na Regional Chairwoman na Ma'am Eros San Juan, ay ang instruction niya ay mag-collect na tayo as noong ahead pa. Kaya sa ngayon po ay sa kasalukuyan ang Region 4 ay kompleto sa mga sinubmit na mga PF People Watchers sa ating kataas-taas ang partido at yan ay nasa kanila na. Ang hindi ko lang alam sa mga ibang lugar kung ano ang kanilang proseso. But in Region 4A, we have completed, submitted the list of poll watchers in all our polling presence under Region 4A Calabarzon. Ayan po. Ito na lang po, sir. Huli na lang po. During the election ba, pwede, inaalaw ba nila na ang mga solid BBM ay kailangan po pa magsuot ng kulay pula or green para daw malaman kung sila ay BBM ang binuto? Kasi para malaman din nila kung paano naging zero po ang present na yan ay daming pong nakapula. Inaalaw po ba yan na magsuot sila ng pula o green? Tungkol po sa pagsusuot ng pula, yan, siyempre tayo nasa BBM. Basta wala lang tatak, no? BBM o partido, tayo ay nakapula. O anumang partido na sumusuporta kay BBM ay nakapula. Mm-hmm. Yun ang sinyalis na at yun ay kagustuhan ng bawat isa na magkulay ng pula. Ngayon, sa pagdating dyan, ay sa eleksyon, ay dapat nasa out na po sila. Huwag pumunta silang lalapit dyan sa mga prescribed distance from the polling precinct na hindi sila dapat pumasok. Yun, tama po yan. Oo. Yeah. Pero pwede naman siguro magsuot ng pula basta wala lang tatak na BBM or each other na, no? Dahil karapatan niya magsuot ng kulay pula, wala lang siyang sinasabi sa kulay ng pula. Sa bagay, no? Pwede po yun. Ayan, pwede rin. Ayan, dagdag kaalaman lang po sa mga hindi pa nakakaalam, ito na po, pwede pala magsuot ng pula. Oo naman, bakit ay wala naman nakalagay. Yes, walang vote, walang... Yes po. As long as na red. Pero huwag nang maglalagay ng yung mga vote ganito, BBM. Doon sila muna sa pero sa kalye, pwede sila magsuot doon, karapatan nila magsuot doon. But there is a prescribed period that there is a limitation na huwag kang papasok within, no? Ayun. So sa mga polling presence. Ayun po. Ayun, maraming salamat po, General. Anong full name niyo, sir? Salamat din po. Ano po? Tatanong ko lang din po, sir. Isa, bawat pasinto po, no? Bawat tagahanan po, eh, marami tayong nakikita na minsan talagang hindi natin inaasahan na gaya ano man. Nagaya po natin, binabantayan na natin to. At sinisigurado po natin na si BBM ay kailangan natin iluklok at talaga hindi na madadaya. Kasi po ngayon, may karamihan po, no? Ay may nakikita tayo na hindi ma... Ang mga ibang kalaban, siyempre na nandoon at tinitigda kung ano yung itsura. Ayun ba, pwede ba natin na, pwede bang pagsabihan ng mga bawat kasinto yung na nandoon sa mga bituwas at yung mga nagbabantay? Maraming salamat sa iyong katanungan. At yan ang isang bagay na napaka-importante during election. No? Mm-hmm. Na ito yung mga poll watchers natin, ang ating tunay na panglaban para makontrol ang mga bagay na hindi kanais-nais na nangyayari sa polling precincts. At yan ang napakaganda kung bakit tayo magkakaroon ng tinatawag na anti-election fraud awareness para alam nila kung anin ang dapat hindi. Alam nila tingnan kung bakit ganitong ginawa at alam nila kung paano nila pipigilan at alam nila kung saan nila i-report. This is the very, very important kung bakit napaka-importante na isinasagawa nating awareness seminar. Ayun. Kasi po, ayun ang nakikita natin yun. Dahil po natin talaga, ang dami nilang gustong gawin. Mas lalo po, at malambit na po ang election talaga. At ginagawa nila ng mga ibang talot, di ba? Iba nating mga impulsi, ginagawa nila para hindi makaupo. Yan lang po ay masasabi na namin. Maraming salamat po. Kaya, Parasigan, no? Maraming salamat din sa inyo at nabigyan nyo kami ng pagkakataon na makapaglahat ng aming nangyayari at kaganapan
dito sa ating isa sa gawang anti-election fraud awareness seminar. Ayan, maraming salamat po. At thank you, thank you. Po at bibigyan si sir ng welcome rate. Graduate. Ayan, graduate. 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 Graduate.